luck, mamaya anak, ha? Make me proud. Alam mo, nagmakaawa pa ako sa mga empleyado ko para bumili ng tickets. Ay, sorry naman, Dad. Kailangan po magmakaawa. But I will. I know you will. Wow! Sana. Tita Arian, are you okay? Yes! Yes, I am. Tita Arian, that's milk! I'm sorry. I'm sorry, babe. It's okay, it's okay. Alam mo, masarap ang pancake na may gatas. Ay, nako, tita. Mas tense ka pa kaysa sa akin, no? Kaya nga siguro, hindi ako naging kasing talented mo, eh. Mm. Sarap? Sarap ba may gatas? It bothers me when you're being like that. Is everything okay? Yes, I'm okay. Masakit lang yung ulo ko. Wala ka namang lagnat. I told you I'm fine. Magiging okay rin ako mamaya. Mawala rin to. Well, babe, kanina tumawag si Jenna. Gusto niya rin bigyan ng wine yung director in Cheska. You know what's weird? Tinatanong niya kung pwede ikaw mag-recommend ng magandang wine. Ako? Bakit ako? I have no idea. Siguro tingin niya na marami kang alam sa liquor. Okay lang. Magkano? Salamat, ha? Thank you. Sige. Ma'am. Hi. Ma'am. I believe we haven't been introduced. Hindi pa nga po, ma'am. That's not fair. Ikaw pa naman ang pinaka-controversial na empleyado namin ngayon. Hi, I'm Jenna Celis. Ma'am. Formerly Jenna Lozado. Waldo Del Mar po. Scholar po ako ni Sir Tristan. Saka... Nasa ilalim po ako ng supervision ni Engineer Gomez. Another controversial character. Anyway, it's nice to have met you, finally. Nice to meet you po, ma'am. Thank you for coming to my daughter's performance. Appreciate it. Nakakahiya nga po eh. Oh, huwag kang mahiya. Mag-enjoy ka na lang. Okay. Who is mom talking to? Oh, that's all though. Finally, makikilala mo na rin siya. Oh, he's quite young. He is. With so much potential. Cheska, are you ready? Yeah. Okay, I'll get your things from the back.
Jess, ano yung bag ng mami mo? That's Prada, I think. Pero nung umayos si Beth ko yung bag niya, Prada na black. Pinay na pinay ang beauty. Sexy. Mataray yung itsura. Mom! Enjoy yourself. Jessica, baby! Hi. Hi, Mommy. Hi. Come, come. Hey. Are you excited? Yeah, but I'm nervous. You can do it. Tristan, hello, hello. It's nice. This costume is really, really nice. God, but this is something like that. I think so. What? And miss your daughter's performance? Kaya nga tumawag na ako kay Doc eh. And besides, kayang-kaya naman ni Arian mag-isa to. Bahala pa po sa manok kay Chang, ha? Are you sure? Doc, man. Galaw. Paano sila tatay? Scott! Ano? Nandahan lang ako. Nandahan lang. Salamat. Doc. Ako si Dr. Remosa. Doc, may tanong, bakit ano, hindi ko nararamdaman yung paa ko? Pero masakit ho yung likod ko eh. Ano ba ito? Malalao ba ito ang nangyari sa akin? I suggest na i-minimize mo muna ang movement mo bago pa i-check ni Dr. Ignacio. Miss Castillo, kaano-ano niyong pasyente? We work in the same company. He's a colleague. I see. It's better siguro kung meron ka mag-anak si sir na pwede pumunta dito ngayon. No, si Panda naman. Sino pwede tawagan sa inyo? Huh? Si tatay. O kaya si King. Sige, tatawag ako sila. Pwede ba pakitawagan na lang sila? Pakisabi na huwag mag-alala. O kailangan lang talaga gawin yung mga test para makasigurado eh. Siya nga pala, meron bang bakanteng sasakyan? Pasundo mo na lang din sila? Sige, di bali na. Salamat. Napalaki mo ang ulo ng pamilya ni Waldo eh. May pasundo-sundo ka pa. Hindi na nga ho, wala naman pong available na sasakyan eh. Anong gusto mo? Umarkila ako ng karo ng patay? Chang, kulang pa to sa ginawa ni Waldo kanina. At ano, nagpapadala ka sa mga ginagawa ng lalaking yon. Pakitang gilas lang yon. Desperado siya na mabawi ka kay Tristan. Sana nga ho, ako nalang yung na-aksidente kanina. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Chang eh. Diba? Ang hirap. Lalo lang ako nakukonsensya. Madagdag pa kayo.
Pinapaalalahanan lang kita, Arian. Lagay ako pa itong nangi-stress sa'yo. Nay, ako na. Hello? Oh, ito nga, oh. Oh! Na-aksidente? Aksidente? Sino na aksidente? Sa hospital, oh. Sino ba yung kausap mo? Sige, maraming salamat, oh. Pupunta na kagad kami dyan. Sige, oh. Sino ba yun? Sino na aksidente? Nay, si Waldo, na-aksidente, oh. Tara, punta na natin, Nay. Apo ko. Tara, Nay. Si Waldo nasa ospital. Ha? Bakit daw? Yung naksidente. Tara, punta natin. Ano naksidente? Teka, sasama ako. Ano naksidente? Okay, nanay! Ano nangyari? Ito na! Guys! Listen up, okay? Nice. Ang gagaling ninyong lahat. You were all fantastic. Congratulations! Hi! Congratulations, baby. I'm so thank proud you. Of you. Oh, thank you so much. You're such a natural. I wonder kung kanina mo naman ang pagkanta mo. I'm sorry, Dad, pero aminado ka naman siguro hindi galing sa'yo, di ba? Okay, but the rest is mine. Fine. But seriously, anak, mas magaling ka. I'm so proud of you. Congratulations. Thank you. And since the three of us are here together, I wonder if it would be okay to take a Goofy. Oh yes, Dad, Goofy! That's a perfect idea. Let's get Goofy, okay? Here. Goofy. Smile lang, no? Yes. Yeah. All right. Lap it, go on. Ayan. So, let's go. Where? I booked your favorite restaurant, and I think we should celebrate. Really, Mom? Yes, of course. Let's go. Thank you. Okay. Yeah. Jessica, honey. Mabawi na lang sa susunod. Naintindihan mo naman na kailangan ko sumunod sa hospital, di ba? Para kay Waldo. Yeah. Okay, Dad. Ma, is it okay if we do it next time? Sasama mo na ako kay Dad. Wala naman akong magagawa. Mahirap mag-celebrate mag-isa. I guess, sasama na lang ako sa inyo sa ospital. Loy. Are? Okay ko lang ba dito? Ayos lang, pero kailangan pa ba ito? Yung siguro kailangan magkwarto-kwarto ka dahil sayang yung babayaran eh. Pwede naman na magkita dun sa labas. Mas okay na to. At least komportable ka. Ito lang yung magagawa ko pagkatapos ng ginawa mo para sa akin. Alam mo namang gagawin kong kahit ano para sa'yo eh. Kaya nga hindi na pwede eh. Itigil mo na. Ang alin? Umahalin ka? Protektahan ako. Halos binigay mo na yung buhay mo para sa akin. Arian, kung madali lang, sana hindi na kita hinanap. Sana hindi na kita binalikan. Sinabi ko naman sa'yo noon, di ba? Wala ka ng area na babalikan. Hindi na ako karapat-dapat para sa'yo. Ang dapat sa'yo yung tao na kaya ka rin mahalin ulit. I'm sorry, Waldo. Pero kahit anong gawin mo, hindi na kita pwedeng mahalin kagaya ng dati.
Gusto ko lang naman. Gusto ko lang maging masaya ka. Yung ganito, lagi na lang... Lagi ka na lang napapahama. Dahil sa akin. Arian. Pasensya ka na kung mahirap ako itaboy, ha? Hindi madaling itapon para sa akin yung maraming taon. Yung maraming taon na inakala kong pangamang buhay. Honors, anong room si Ronaldo? Sandali, Nay. Sina Sir Tristan yun, ha? Sino yung mga kasama niya? Halika, Nay. Kabilisan natin. Nag-aalala na ako sa upo ko. Sinasabi ko naman kay Ma'am Allen kung kailangan po ba magkwarto-kwarto, ay ma'am. Kasi sa akin naman yung binabayad ninyo, eh. It's okay. We have to be sure. Ring dalawa lang dito. Kano ba kasama mo si Tita Rosie? Bumili lang ng gamot si Chang kasi naubusan dito sa hospital. Fearing action star ka na naman. Hindi mo. Nasira ako ng driver lang. Arian, kumusta? Nasaktan ka ba? Hindi niyo ba nakita yung kotse yung paparating? Ano ba naman kayong mga bata kayo? Ala, hinahinay lang kung ma-sermon mo si Ma'am Arian naman. Nanay naman, oh. Sir, ma'am, pasensya na po kayo sa nanay ko, ah. Masyado bang crowded sa loob? Hindi. Pero may mga kailangan kasi ako i-follow up. Tsaka baka kailangan ni Chang Rosing ng tulong. You need help? No. Kung gusto mo, sumama na lang si Tristan tsaka si Cheska. Gusto mo ba? Ako, pagpasensyahan niyo po ang pagkakaswal ko. Na-offend ko ata si Ma'am Arian. Nag-walk out tuloy. Ako eh, I'm sure wala ko kay Arian yon. Aling Nenang. Is my presence bothering you that much? No. Not at all. Ang sinasabi ko lang na... Na I make you nervous? Right? Kasi alam mo may alam ako. Hindi ko naiintindihan yung sinasabi mo. You are one lucky girl. Wala ka sana dito ngayon kung hindi dahil kay Walto. And I can see that he will do anything and everything for you. Bakit? Ano bang alam mo? Everything you're not telling Tristan. Inalam ko ang lahat tungkol sa inyo ni Walto. Tapos na ang lahat sa amin ni Walto. Hindi na siya parte ng buhay ko. I know. I know. You don't have to be defensive. I just did a little research for my family. Lalo na para kay Cheska. Arian, Cheska loves you. I see that. Kaya bago ka patuloyang maging parte ng buhay niya, inalam ko muna ang pagkatao mo. Ayoko ng gulo, Jenna.
Kaya ngayon pa lang, lilinawin ko na sa'yo, hindi mo ko karibal kay Cheska. At lalong ayoko ng kompetisyon. Hindi rin naman ako papayag. Look, Aryan, I sincerely want us to be friends. Now, if you want me to keep that little secret of yours, I can do that. Sasabihin ko rin naman ng lahat kay Tristan tungkol sa amin ni Waldo. Pero hindi ngayon. May tamang oras at pagkakataon para doon. Aryan, ba't nandito ka sa labas? Siyang nabili ni Hupa yung kamot. Andiyan na po pala yung pamilya ni Waldo at si Tristan. O, ano ba ginagawa mo dito? Halika na. Lela, ba't niyo pasagutin to si Waldo? Para naman may madadala lang dito sa mga future events ng kumpanya. Ako nga ho, ayaw sagutin nito. Masyadong pakipot. Uy, ikaw ba yung x-ray mo nakuna na? Yung CT scan kailangan daw ba? Ano ba sabi ng doktor, ha? Na-x-ray na siya. Hinintay lang natin si Dr. Ignacio para basahin yung resulta. Siya rin magsasabi kung kailangan pa siya MRI o CT scan. Awkward. Ay, ano ba kayo? Hindi namin pinabayaan si Waldo. Yan ang iniisip mo. Eto nga, oh. Dinirit ko na yung mga gamot niya. Ay, hindi naman ho sa ganun. Kasi ho, ang ibig kong sabihin, nurse din po kasi ako. Kaya ako natanong. Naintindihan naman namin, Lila. Ang kulas. Aling Ninang. Pasensya na kayo. Nangyari pa to kay Waldo. Huwag kang humingi ng pasensya. Ginusto niya yan. May hero complex ho ata itong apo ninyo, Aling Nenang. Ano? Yes, ma'am. Hero talaga yan. Handang pumatay at magpakamatay para sa mga mahal. At mahal na mahal niya. Di ba, Sir Tristan? Oo. Nanay talaga ho, Nay. Kunta. Ano sinasabi niyo? Buti naman, hindi na baldado yung Waldong sinasabi mo. Pero kitang-kita ko ang worry sa mukha ni Aryan. Eh, hindi naman siya pwede magpalata kay Tristan. Kasi masisira ang plano niya kapag nalaman ni Tristan ang lahat. Bilib din ako sa pag-aartisan ka ng babae yun. Not for long, Mamay. Malapit na lumabas ang katotohanan. Yung pain reliever po, iti-take ng pagkailangan. Tapos next week may follow-up check-up siya kay Dr. Ignacio. Ako mo lang bahala dito. Layla, bilhin ko lang yung mga gamutin. Oo. Dito ayusin ko lang. Layla, sakit. Layla. Hello, samahan mo muna kung maganda na pagkain doon. Tika. Hindi ko akalain na gagawin mo to. Pagkatapos ng lahat ng nasabi ko. Pero sa susunod na magtatangka ka magpakamatay, isipin mo muna yung pamilya mo. Paano na lang sila kung wala ka? Ayan. Hal ko, pamilya ko. Minsan may mga bagay ka nagagawin na hindi mo na maiisip kung ano yung magiging epekto. Gagawin mo lang. Kasi pakiramdam mo yun yung tama sa oras na yun. Wala kang pakialam. Pag umayos na yung sitwasyon, nagkaroon ako ng magandang pagkakataon. Sasabihin ko pa rin kay Sir Tristan. Alam ko, nahihirapan ka. At parang inaargabyado kita, pero hindi. Kailangan ko talagang sabihin sa kanya. Naisip ko. Tama ka. Ah.
Wala naman akong dapat talaga ipag-alala. Dapat na malaman ni Tristan ang tungkol sa atin. Tungkol sa nakaraan natin. Kaya ako mismo magsasabi sa kanya. Deb. Niloloko niya si Tristan at Cheska. Okay lang sa iyo yun. That's exactly what I want. Gusto kong lokohin niya ang mag-ama ko. Gusto kong unti-unting bumalik ang pagmamahal niya kay Waldo. I want her to cheat on Tristan.